Ayan yung 9 years old. Yun, nag-aalaga siya nung baby. Nakarating yung video na yung kinanay. May nagbigay. Sino po yung nagbibideo? Yung dipag ko po. Ah, naabutan ng hipag ninyo na gano'n yung sitwasyon? Opo, siya po kasi nung sabi sa akin na kukuha daw siya ng video kung ano ginagawa ng anak ko doon. Jocelyn, ma'am, kukunin na po yung bata. Hindi po kasi ako magde-decision yung ama niya. Pakisabi lang po kay Sir Ricardo, kukunin na po, kami po ang mag-initiate. Huwag niyo ibawa ang telepono, Ma'am Marjorie, para doon sa gagawin naming arrangement sa pagkuha po sa bata. Ma'am, Gladwin, kami po ay pinapunta dito ni Idol Rafi para po matulungan na makapag-usap itong si Ma'am Marjorie at ang kanyang dating kinakasama na si Sir Ricardo. So, dito po sa inyo pong opisina or sa CSWD po, paano po ba ang magiging proseso pagdating po sa ganitong usapan ng bata? Sa kaso po kasi nila Sir Ricardo at saka ni Ma'am Marjorie, since si Ma'am Marjorie po ay from Jensen, previously coordinated naman na po talaga sa atin ng CSWDO ng Jensen. So at that time po, talagang inassess din muna natin si father. At sa kaso po nila, since hindi po sila married, so talaga naman po ang rights po ng bata ay talagang sa mother. Nagkataon lang po yata nung time na nagkahiraman po, inabutan din ng pandemic. Kaya hindi na isa uli on time yung bata. Pero syempre na meron pa tayong mga unting katanungan dahil nga ngayon nandito na personalan natin si Sir Ricardo. So Sir Ricardo, isa po sa mga nailapit sa amin ni Ma'am Marjorie, kaya po tayo humantong dito, ay meron nga daw pong pagmamalupet or inaalila itong anak ninyo. So ano pong masasabi niyo dun, sir? Ay, wala naman pong pang-alila yun kasi po hindi, wala po kami sa bahay, ma'am. Ang nag-aalaga po ng anak ko, yung lola niya, sa kapatid niya. Kasi hindi naman siya inaalila kasi bibo kasi yung kapatid niya, kaya nilalaro lang niya. Pero sa totoo lang po, ma'am, ang nag-aalaga po niyan yung aking nanay. Pero hindi po inaalila yung bata kasi po kung inaalila ko po yung bata na yan, hindi ganyan po ang itsura niya. Bakit na ano, nang sumbong sa kanyang anak mo, may pasada yung sa tukwa niya, siko niya. Pinalo mo daw siya eh. Bata, wala naman kami lagi dito. Baka may picture na ako binigay sa akin eh. Sabi nga nanak ko na, huwag kang musulong kay Baba Mahal, lagot naman ako nito. Nakikinig kasi kayo sa mga tao dun sa bahay kasi alam mo kami nga, hindi nga namin alam kung paano nakarating gentong usapan. Kayo lang nakakaalam. Baka, alam mo naman dahil lang kung ba't ako umalis, diba? Ang dahilan niyo, ma'am, ba't kayo umalis? Eh, hindi rin maganda pagkasama namin yun, ma'am, eh. Lagi din ako sinasaktan yan, eh. Nanakit din yan sa akin, eh. Although mura dito, mura doon. Sagad sa buto nga pag umura sa akin. Hanggang ulo, pag umura. Masakit din magsalita yan. Willing naman po kayo, sir, na yung bata ay mapunta kay mami. Total yun din ang nasa rule. Ang problema yun, eh, ma'am, eh. Kasi kahit sa korte naman magdating yan, kasi ang babae talaga para sa lalaki yan, eh. Kasi yung ano naman, wala namang problema kung gusto niya kunin eh. Kasi anak niya naman yun eh. Baliktad naman sinasabi niya sa akin noon eh. Ako muna nalo sa kaso kasi gawa dang yung status ng buhay ko. Ano ba ngayon ang hanap buhay niyo, ma'am? Sis Lady po. Paano ko na buhay yung anak ko? Gawa na yung ama ko. Stroke kasi. May sakit kasi yung ama ko kaya. Ngayon naman, ma'am, ang magiging direction talaga natin, katulad po ng iba naming mga kaso, ginagawa natin yan ng kasunduan. So, kami po ay tagapagpadaloy lamang. Yung mga agreements po na nandoon ay, of course, yung galing po doon at napag-agrihan po ng magkabilang partido. So, ngayon ay makausap natin si Ma'am Maylin Garalde, ang social worker mula sa Jensen or General Santos City. So, magandang hapon po, Ma'am Maylin. Magandang hapon din po, ma'am. Ma'am, ngayon nandito po kami sa CSWD dito sa Binyan, Laguna. At nabanggit na rin po ni Ma'am Gladwin na nag-coordinate na po kayo. So, ano naman po magiging contribution natin at maaari nating maitulong din po dito po sa kaso natin, lalo na dito kay Mami Marjorie. Pagdating po na nila Ma'am Marjorie dito at saka kasama po yung anak niya, ma'am, isa, i-assess po namin sila
And then kung ano po yung mapag-usapan namin ay yung pwede namin maitulong sa kanila. Pwede din po ma'am na magpunta po sila doon sa barangay ma'am para sa counseling din po ng bata. And then i-refer po namin sila for psychology evaluation po na may in-house po kami na psychologist po dito sa office po namin. Okay, Ma'am Mylene, maraming salamat po at inaasahan po namin na patuloy po ang coordination ninyo dito po sa CSWD rin po ng Binyan at hanggang sa matulungan natin itong si Ma'am Marjorie at ang kanyang anak. Okay po? Thank you, Ma'am. Okay po. Thank you so much po, Ma'am. Ma'am, din nyo naman pagbabawalan si Sir pag bumisita din sa gents at makita yung mga bata. Hindi naman po. Ibigay ko ang karapatan po sa kanyang bilang ama. So, kaila Ma'am and Sir, so siguro yun talaga yung reality, set aside na lang din muna yung mga naging gap. Anyway, mga naka-move on na rin po sila parehas. Kasi kahit anong mangyari po talagang hindi maaalis na sila ang nanay at tatay ng mga bata. So ang i-consider na lang nila lagi is yung kung ano yung best welfare and interest ng kanilang mga anak. Yeah, thank you so much, ma'am. Sana maging maayos din yung bata at wala naman po problema kahit di na ako dumalaw doon. Nasa kamay niya naman yung mga bata at yan naman ang kahilingan niya. Ang sa akin lang, kung ano yung nararapat, yun na lang gawin natin para sa mga bata. Nasa lahat na nagpasalamat ako, di pumayag ka na sa akin yung bata. Subukan ko ang aking makaya, alagaan ko mga anak ko. So, yung sasustento mo naman, hindi ko man hiling kung magkano bibigay mo. Hanggang sa kaya mo din kayong bigay sa amin, sa mga anak mo. Ate Marjorie, ito na kasama mo na ngayon itong anak mo na syempre nilapit mo kay Idol Rafi. So anong nararamdaman mo ngayon, ate? Sobrang saya po. Panatag na ako na sinasakin na yung anak ko. Gaano ba katagal, ate, na nawalay sa'yo or nalayo sa'yo itong anak mo? 2 taon mahigit, sobra. Inisip ko na nakakain na ba siya? Makapag-aral ba siya? Nagawa ba yung mga module niya? Ano kaya ginagawa niya araw-araw? Nangyari nga yung mga lumabas na issue na namamaltrato or na alila itong bata. So, ito yung nagtulak talaga sa yung lumapit kay Idol. Opo. So, nung unang araw na nalaman mo na ganun nga ang ginagawa, anong naisip mo, ate? Kung malapit lang, agad-agad sana ako pumunta eh. Kaso lang, yun, hindi ako makatulog. Hindi rin ang gulo ang isip ko. Ilang araw na ako hindi nakakain ng maayos. But yung trabaho ko, naipiktuhan na din. Nakakaisip po dito. Baby, na-miss mo ba si Mama? Opo. Mama, I love you. Excited ka na sumama kay Mama? Doon uwi ka yung dyan, San? Opo. Ito, baby, mapakabait ka kay Mama, ha? Kung ano yung hindi mo nalasan maging bata sa ama mo, papalanas ko sa'yo, pero wag lang maging suwail na bata, bili, ha? Love ka ni Mama. Mag-aral kang mabuti. Opo. Love rin kita, Mama. Thank you. Maliban dyan, ay syempre may mga inihanda pa pong sorpresa sa Idol Rafi at tulong para po sa inyo. So, kayo ba, ma'am, ano ba ang pinagkakabalahan nyo ngayon? At ano yung mga naiisip ninyo na talagang kailangan? Yun lang po sana yung gamot lang po ng ama ko. Araw-araw kasi nahihirapan ako pag kinukuha yung panggastos na yun eh. Ano bang sakit ni Papa? Stroke po siya eh, 3 years na po na. Hindi po siya makagano'ng kalakad, nakatungkod lang ganun. Kaya nahihirapan siya malakad, kaya inaalay-alay po siya ng mama ko. Okay, baby naman, baby, ikaw, anong gusto mong regalo or gift mula kay Sir Rafi? Lutulutuan. So ngayon, ate, pahinga muna kayo dito. At syempre may mga inihandang sorpresa si Idol na paparating para sa inyong mag-ina. Okay po? Okay po, thank you po.
kasama na natin ulit si Ate Marjorie at syempre si Shelani. So ngayon, Ate, kumustahin muna kita. Kumusta naman po ang unang gabi na kasama mo ulit tong anak nyo? Masaya po. Buong gabi ko siyang kasama sa matagal din namin din nagsama. Yan po, comfortable naman po ako na sinasakay na po eh. Si Shelani, syempre. Shelani, kumusta naman na kasama mo na si Mama? Okay, happy ka na kasama mo na si Mama? Apa. Ang anak ko pala, yung pong bisahin ko po yung ate ko. Kasi matagatagan din naman nakita yon. So, etong ate mo ay tama na sa Bulacan. Tama po? Okay. So, dahil nga nabanggit mo nito lang ate na gusto mong makasama at makita rin niya itong pamangkin niya na si Shailani, ay dediretso po tayo ngayon dun sa Bulacan at doon po magbabanding na at makasama niyo ulit yung kapatid ninyo at makita niya ulit si Shailani. Okay po? Okay po. Salamat po. Okay, ito na Ate Marjorie, kasama na natin itong kapatid mo na ni-request nyo po na sana makita nyo bago lumipad kayo ng Jensen. So, anong nararamdaman mo ate? Ito na si Sister Lilibet, katabi mo ulit. Ito, nakita kami ulit. Masaya. Kaya lang, nakakalungkot kasi maghihiwalay na naman kami. Magtutulungan po kami dalawa sa magulang namin. Lalo na nung walang hanap buhay yung papa namin. Tapos yung may sakit ang papa namin ngayon, dalawa lang po kami nagtutulungan po. Tuwa po ko sa kanya na makuha yung anak niya sa unang asawa niya po. Kasi matagal na pong kinakamit niya, gusto niya talaga kunin yung anak niya po mami. Tapos hindi namin makukuha kasi ayaw nga ibigay. Buti andyan po si Therapy Tool po na tumulong po sa kanya. Pero syempre Ma'am Marjorie, no, gaano pa katagal na kayo hindi nagkita ni Mama? Dalawang taon na. Mahigit din. Pero ngayon, Ma'am Marjorie, ikaw bilang ate mo si ate, ano naman ang gusto mong mensaheng iwan sa kanya? Una sa lahat, nagpasalamat ako dahil pinatira niya ako sa bahay niya, tinanggap niya ako, at tinutulungan din niya ako, din sa akin, pati sa pamilya ko. Kaya ate, laging kayo salamat. Mataga-taga naman hindi tayo magkikita. Alam ko, andyan ka lagi, tutulungan tayo, kaya huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Salamat kayo. Maraming salamat din kasi kung anong problema doon sa bahay, sinasabi mo sa akin. Andyan ka din na nagtutulungan din tayo. At maraming salamat din sa pag-alaga mo sa mama natin. At saka basta huwag mong pabayaan yung magulang natin ha, kasi nandito ako sa Manila, malayo ako sa magulang natin. Tapos ikaw na bahala doon. Ingat lang kayo bukas pag-uwi. So tita, ito po si Shailani na bawi na natin mula sa tatay niya. Mas masaya ka ba ngayon na si mama na ang kasama mo? Po. Totoo ba talaga na ikay inaalila talaga doon? Po. Ano mga pinapagawa sa'yo? Pinaghuhugas ka? Pinagbabantay? Ano mga pinapagawa ba sa'yo noon? Pinagbabantay po. Pinagbabantay? Maliban doon, ano pa? Wala na po. Shailani, kumusta ka na? Tagal din tayo hindi nagsama dati. Kalong-kalong pa kita nung maliit ka pa. Sana nandito ka na sa mama mo, mapakabait ka dun sa mama mo ha. Huwag ka magpasaway. At saka yung kapatid, malagaan mo din ha. Apo. Mahal ka ni tita. Meron pong inihandang surpresa si Idol Rafi para po sa inyo. At ito nga ay nagaantay na sa kanya dito sa sasakyan. Excited ka na ba ate na makita itong surprise ni Idol para sa inyo? Opo, so excited na isipin na po. Ito na Ate Marjorie, ang inihandang surpresa ni Idol para sa inyo para meron kayong baunin. Pwede niyong dalhin pauwing General Santos. So, anong masasabi mo, ate? Una po sa lahat, nagpasalamat ako sa Panginoon, saka sa Idol Rafi. Maraming salamat po sa mga surprise na binigay mo sa amin, ano sa anak ko. Okay, pero syempre, ate, maliban dyan, ay hindi na syempre mawawalan ng surprise para kay Baby Shelani. Okay, so eto, nandito. So, kunin na natin. Ano kaya ang laman nitong malaking box na ito na regalo ni Idol sa'yo?
po, Idol. Si Rafi, maraming salamat po sa binigay niyo po sa akin. God bless po. Mabuhay ka, Idol. Thank you. Tanggapin niyo po itong 5,000 pesos muna kay Idol Rafi para po sa pang-maintenance or gamot po na kailangan ng tatay niyo. Si Idol Rafi, salamat po sa blessings talaga binigay mo sa akin. May pang-panggamot na po yung ama ko. Mga pambili ng mga vitamins. Maraming salamat po dito si Idol Rafi. Sabang saya ko po. Thank you po. God bless. 1, 2, 3, 4, 5. Sakto po. Thank you po sa Idol Rafi. God bless po ang power. Okay, pero syempre ate, hindi pa dyan nagtatapos dahil nga kayo ay uuwi na ng General Santos. Ay syempre inihanda na rin ni Idol Rafi ang ticket po ninyo. Pauwi pong General Santos, sinagot na rin po niya. At wala na po kayong kailangan problemahin pa. Ito po ang ticket pauwi po sa inyong probinsya. Kasama si Baby Sheila. Idol Rafi, maraming salamat po sa binigay mo sa akin, sa pagkuha po sa anak ko. Makakasama ko na po siya, pati yung makasama din niya yung kapatid niya sa nasa amin. Tsaka hindi ko po in-speak na may bonus pa pala kayo binigay po sa amin. Sobrang saya ko po at tsaka may regalo pa ng anak ko. Maraming salamat po. May 5,000 po kayo para sa vitamins ng papa ko. Tsaka sagot din po yung pamasa namin pauwi. Maraming salamat po si Idol Rafi. Napakabuti mo talaga. God bless you po. More power and saludo po kami sa iyo. Thank you po, Master Rafi. Baonin namin po sa pag-uwi po namin to. Salamat. Po neto. Thank you po.